lahat at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang Facebook Live ngayon na naka-cross-post. So, welcome muli sa ating program na The Path of Righteousness Health Segment. So, our discussion, Ate Jade, pwede tayo maka-share screen. Our discussion is all about diabetes. This is one of the leading cause of death sa buong mundo and even in the country. So, simulan na natin to. Okay. So, ang ating discussion will be about the statistics of diabetes. Anong diabetes, uri at blood sugar test na ginagamit. Ano yung mga dangers or panganib ng diabetes, causes or sanhi ng diabetes, at ano yung gamutan. So, nababahala ang mga otoridad hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo sa paglaganap ng diabetes. Mahigit kasi 6 milyong Pilipino ang na-diagnose na may diabetes or diabetic sila. Ito ang ika-anim na leading cause of mortality sa Pilipinas at 7th leading cause of death sa Amerika. According to the World Health Organization, around 1,500,000 people or 1.5 million worldwide died due to diabetes in 2019. So, napakarami po. It is estimated that 463 million people are living with diabetes all over the world. So, imaginein mo, 463 million katao sa buong mundo ang may diabetes. Napakarami po. So, ano ba itong diabetes? Ang diabetes po, isang karamdaman na hindi lang pankreas ang tinatamaan, kundi buong katawan. Lalo na po yung atay, nervous system, circulatory system, thyroid, spleen, kidney, hypothalamus, pituitary gland, at saka adrenal glands. So as you can see or you can observe, marami ang affected. Kaya nga ito yung pinaka nakakatakot na sakit dahil sa complication or sa komplikasyon na dinudulot nito. So may dalawa tayong uri ng diabetes. We have the diabetes insipidus and diabetes mellitus. So si diabetes mellitus ay mayroong dalawang klase rin, type 1 or insulin dependent, and type 2 or non-insulin dependent. So kadalasan ang type ng kakulangan ng vasopressin na isang pituitary hormone o sa kakulangan ng kakayanan ng kidney na tumugon sa nasabing hormone. Ito sa pagkasira ng pituitary gland ay sinusundan ng matinding uhaw at labis na pag-ihi kahit kakaunti lang yung ininom. So, yan po ang karakteristik ng diabetes insipidus. Even though you just drink small amount of water, yet marami kang iiihi at labis yung pagkauhaw rin because of may problema nga sa pituitary gland. Bunga ang diabetes mellitus naman ay bunga ng kawalan o kakulangan ng insulin mula sa pankreas. Ang insulin ang siyang nagsisilbing tagapagbigay hudyat o susi sa mga cells na kunin na nila ang kanilang supply ng glucose upang may pagkain sila. Ang glucose ay ang carbohydrates na nalusaw at sumama sa dugo upang maerasyon sa buong katawan. Kapag ayaw bumukas ang cell, ang asukal o glucose ay babalik sa dugo na nagiging sanhi ng mataas na blood sugar level. So, ang insulin, it serves as the key na nag-unlock doon sa ating mga cells. But kapag hindi nagbukas dahil nga sa kakulangan ng insulin, ay babalik lang yung blood sugar sa dugo, yung sugar babalik lang sa dugo at tataas yung sugar level. So yan ang delikado. Kapag pinatagal natin na mataas ang sugar level sa dugo, naging acidic yun at marami ng chain reaction, chain evil reaction na magiging epekto sa katawan. So, ano yung mga test na ginagamit? We have 4 common tests na ginagamit dito. May tinatawag tayong glycated hemoglobin
A1C test or tinatawag na A1C test. Ito ay yung minimeasure yung percentage ng amount of sugar na dumikit sa hemoglobin. So this indicates 2 to 3 months average na percentage ng glucose mo or blood glucose or blood sugar mo sa buong katawan mo. So kapag ang nakitang reading is 5.7%, that's the normal, below 5.7, that's the normal, pero kapag between 5.7 to 6.4, yan ay pre-diabetes na. Pero kapag mas mataas pa doon ay in 2 separate tests, ibig sabihin ay may diabetes talaga yung kliyente or pasyente. So kapag hindi naman accurate ang glycated hemoglobin test, ay ginagamit yung random blood sugar test. So ito, ang ibig sabihin nito, anytime, kahit kumain ka o kaya nag-fasting ka, kahit walang oras, tapos bigla ka na lang kukunan ng reading, sugar test reading, so walang ano yun, walang kaso kasi nga random blood sugar test siya. Pero kapag ang reading mo ay lumagpas sa 200 or mas mataas sa 200 milligram per deciliter, ibig sabihin ikaw ay may diabetes. Ang pangatlo ay fasting blood sugar test. So ito naman, kailangan mo mag-fasting either 8 hours or 12 hours. So overnight yon fasting. Kapag ang nakita sa iyo is less than 100 normal, wala kang diabetes, pero pag between 100 to 125, ibig sabihin pre-diabetes, may pre-diabetes. At kapag 126 and above in 2 separate tests, it means you are a candidate for diabetes. So may sakit kang diabetes. Ang panghuli naman is oral glucose tolerance test. Overnight fasting din to, kaso lang papainumin ka rin. So kapag nag-fasting ka ng overnight, i-check yung sugar level mo, then papainumin ka rin ng sugary na liquid or solution, then i-check siya for 2 hours kung ano yung mga pagbabago. Kapag nakita nila na less than 140 milligram per deciliter, yan ay normal, pero kapag between 140 to 199, yan ay pre-diabetes. Kapag more than 200, yan ay after 2 hours, it means talagang may diabetes ka. So yan yung 4 na sugar test na common na ginagamit. Ang type 1 diabetes mellitus, as I have mentioned a while ago, ay insulin dependent at ang tinatamaan ay mga bata at young adults. Pero at ito yung mga sintomas ng type 1 diabetes. Pagiging mainisin o irritable, madalas na pag-ihi o polyuria, then dumadalas na pag-ihi sa higaan na dati ay hindi naman. At abnormal ang pagkauhaw, at meron ding madaling pagkagutom, at pagsusuka at panghihina, laging pagod ang pakiramdam, bumababa ang timbang kahit normal o malakas kumain, yan. So these are the signs or symptoms ng type 1 diabetes. Sa type 2 diabetes naman, ito ang tinatawag na non-insulin dependent diabetes. Ibig sabihin, wala naman silang tinuturok or in-inject sa katawan. Pero there's still a problem sa kanilang pancreas. More than 40 years old ang madalas na tinatamaan. Mga symptoms ito is madalas na pag-ihi din, madaling magutom at mauhaw, palaging nahihilo at nangihina, panlalabo ng paningin, pamamanhid at panginginig na paa at kamay, pangati or infeksyon ng balat, and mabagal na paggaling ng sugat o pasa, pabalik-balik na urinary tract infection, kawalan ng sigla, at vaginitis o pangati ng ari ng babae, at erectile dysfunction o kawalan bayang magiliw sa mga kalalakihan. So, as you can see, there are more signs and symptoms dito sa type 2 diabetes. And mas delikado nga to kasi sila yung kadalasan na napuputulan ng paa. So yung mga nag-iedad na, sila na yung medyo prone dun, gangrene. Okay, so let's proceed to the
dangers or panganib ng diabetes. Ang sakit na ito ay totoong mapanganib na hindi dapat ipagwalang bahala. Apektado dito ang mahalagang organs ng katawan. Number one dito is yung puso. Kapag hindi makapasok ang asukal o glucose sa cells, ang susunugin para sa energy ng cells ay taba o fats. At ang naiwang mga fatty acids ito ay nakadeposito sa ugat na siyang isang sanhi na pagtigas ng ugat at nagiging panganib sa heart attack. So, dahil nga hindi naman nababurn yung sugar, so saan siya kukuha ng energy? Walang iba other than the fats. Kapag binurn yung fats, may mga fatty acids na byproducts na iiwan dun sa ugat na nagpapa lutong sa ugat instead na flexible. So, delikado siya sa heart attack. Nagiging acidic din ang dugo sa palagian at matagal ang pananatili ng mataas na blood sugar level. At ito ay maaaring humantong sa pagkahilo, pagsusuka, comatose at kamatayan. So, very dangerous talaga kapag ang affected na organ is ito, yung puso. Number two is yung mata. Kaya ang mga may mga diabetes ay nanlalabo rin yung kanilang mata. Ang maliliit na ugat sa mga mata ay unti-unting humihina hanggang sa pumutok ito at mabulag. 25% ng mga nabubulag ay diabetic. So napaka hirap ng sakit na to kapag ikaw ay may kakilala ako actually na sa 20s pa lang siya, early 20s ay halos nabulag na siya dahil sa diabetes. Pangatlo ay ang paa at kamay. Dahil sa pagkipot ng mga ugat na barado ng mga tumigas na taba, ang dugo ay hindi na gaano makadaloy sa mga paa at kamay na siyang dahilan ng matagal na paggaling ng sugat hanggang sa papasok ang gangrene. So pag sinabing gangrene, ito yung hindi na dumadaloy ng maayos yung circulation dun sa mga extremities sa kamay at paa, kaya nabubulok na lang siya at saka nagkakasugat, hindi gumagaling yung sugat, yan. At yan, pwede na siyang i-amputate or putulin. 25,000 taon-taon ang napuputulan ng paa, bunga ng diabetes. Kaya kapag isusulat ang diabetes ayon sa baybay, ito ay diabetes. Ang bitis sa Pampango at Bicol ay paa. Kapag napadaya ka sa iyong bibig, ang paa mo ay manganib na maputol. Bulag ka na, putol ka pa. So kaya po ang ibig sabihin ng diabetes ay kapag nadaya yung bibig mo, ang paa mo ang mapuputol. Delikado po siya. Number four is ugat. Ang pagkipot at pagtigas ng mga ugat ay panganib hindi lamang sa puso kundi maging sa utak. Kapag nagbara ang ugat sa puso, ito ay heart attack. Kapag ang ugat sa utak ang pumutok, ito ay brain attack or stroke. So it's just the same doon kanina sa heart. Kapag ang blood vessels ay bumara, yan, puputok yan, possible heart attack o kaya stroke. Ang panglima is kidney or bato. Ang palagiang sobrang dami ng asukal sa dugo ay hindi na makayanang salaing lahat ng kidney ng sabay-sabay. Dahil dito, nagiging crystal ito na sumisira sa glomerular filtration ng kidney. So kapag sobra talaga yung acid, dahil nga naging acid ang sugar is acid yan. Kapag naging sobrang acidic yung ating pantog or yung ating ihian yung sa bato, kidney, ay masisira talaga yung filtration system nito. So talagang napaka hirap na magkaroon ng sakit na to. Ang pang-anim po ay na affected is liver or atay. Sa atay, nakadeposito ang glycogen na energy reserve ng pancreas para sa mga cells. Ang glycogen ay lusaw na carbohydrates at protein na pagkain ng katawan. Ang sobrang taba or fat, lason mula sa mga pagkain at kapaligiran at mga chemicals sa mga kinakain at iniinom natin na nagsisiksikan sa atay ang sumisira mismo sa atay na hindi na niya magampanan ng maayos ang kanyang gawain. So too much sugar and carbohydrates sa ating katawan, kinoconvert yan into fats. So into glycogen. So kapag sobra naman yung glycogen, hindi na kaya maka-function properly ng liver. Ang kasunod ay reproductive organs. Ang pagkapinsala ng mga nerves ang itinuturing na dahilan ng vaginitis ng mga babae at erectile dysfunction ng mga lalaking may diabetes. So let's proceed now to the causes or sanhi ng diabetes.
Ang type 1 diabetes, ano nga ba yung causes nito? Base sa pag-aaral na natuklasan po sa pagsasadiksik o sa research sa Finland, Italy, and America, na it's one cause of this is gatas ng baka or cow's milk. Bakit naman? Bakit yung cow's milk naging cause ng type 1 diabetes? Okay, tingnan po natin. Ang gatas po ay may 20 proteins, ang gatas ng baka. Ang problema is, ang whey protein nito ay allergen. Pag sinabing allergen, nagkakos siya ng allergy. Pagpasok nito sa ugat, ay lilipulin sila ng antibodies na nagmula sa immune system ng katawan. Ngunit sapagkat ang whey protein ng gatas ng baka ay kamukha rin ng beta cell ng pancreas, kaya ang kasamang nalilipol ng mga antibodies ay ang mga beta cells na nagpo-produce ng insulin. Yan po ay nakasulat sa Better Health Through Natural Healing, page 204. So, nare-recognize ng katawan na yung whey protein galing sa cow's milk ay kamukha ng beta cells ng pancreas. So, alam ng katawan na ang whey protein is allergen siya. So, atakihin siya ng antibodies natin. The problem is, si whey protein ay kamukha ng ating beta cells ng pancreas. So, ang ginagawa rin ng katawan natin, inaatake din niya. Inaatake ng immune system natin or ng antibodies natin ang beta cells ng pancreas. Kasi si beta cells ng pancreas ay kamukha niya si whey protein na galing sa gatas ng baka. So, yan ang dahilan ng nasisira ang pancreas batang-bata pa lang. Ayon sa American College of Pediatrics, ang gatas ng baka ay hindi dapat ibigay sa bata hanggang sa isang taong gulang. Ang dahilan ay sapagkat ito ang suspect sa type 1 diabetes. Ang gatas ng ina ang pinakamabuti sa sanggol. Ito ay sterile at may 90 elements na nagliligtas sa mga nakakahawang sakit. So, may kasabihan, breastfeed is still the best for babies up to 2 years and beyond. Mas maganda talaga yung gatas ng nanay. So, iwasan natin talaga itong cow's milk because this causes the type 1 diabetes. Ang gatas ng baka ay may mahigit na 100 antigens na pasimula ng allergies. Ang sumususo sa ina ay matibay ang katawan kaysa sa sumususo sa gatas ng baka na mahina ang tiyan, baga at iba pang organs ng katawan. So may tinatawag tayong lactose intolerance din. It's because of this possible na effect na rin nga talaga ng mga chemicals na actually ang baka ngayon dahil mas produce ang gatas at saka yung dairy products ay tinuturukan po yung mga baka ng Posilac. So, ang Posilac po ay may taglay na recombinant bovine growth hormone or RBGH. So, ito ay nagpapadagdag ng 15% to 25% na increase sa milk production. Kaso lang may 5 Frankenstein error siya. And isa dito sa error is mastitis. Ibig sabihin, namamaga, nagkaka-infection yung dede ng cow. So, kapag piniga, kasama rin yung white blood cells or nana doon sa mga cow's milk na natitipon nila. So, yun. Nasasama po yan dun sa mga naiinom natin kapag tayo ay umiinom ng cow's milk. Mataas na po ang past level or nana ng cow's milk kaysa nung dati na hindi pa ginagamitan ng genetically engineered na vaccine. So, may bagong pag-aaral po na nagpapatotoo talaga na may link ang cow's milk sa diabetes. 7 researchers have analyzed over 70 studies producing a paper which has been accepted by the Journal of Nutrition and Diabetes. The paper explores individuals with genetic risk factors. The researchers state that they have evidence that the protein A1 beta casein, which is found in cow's milk, is a primary causal trigger of type 1 diabetes. So yan po, napatunayan na base sa pag-aaral na nalilink talaga ang diabetes sa cow's milk. There was a positive correlation between the consumption of protein found in dairy and the incidence of type 1 diabetes. So kung gusto talaga nating gumaling, una nating step na tatanggalin sa ating diet is cow's milk or dairy products. So ingatan natin na huwag tayong makatake ng mga pagkain na mayroon ito kasi ang mga pagkain na to kahit nga yung mga
chicken and egg ay tinuturukan, lalagyan ng antibiotic at mga hormones na kung ano-ano, genetically engineered po. Yan po ang nagkukos ng iba't ibang karamdaman. So yung mga animal products ngayon ay minamass produce. Kaya gumagamit sila ng mga kung ano-anong chemicals na tayo rin ang affected. Ang type 2 diabetes mellitus ay tinatawag din na non-insulin dependent diabetes sapagkat ang pancreas ay nakakagawa ng insulin ngunit hindi tinatanggap ng mga cells kaya hindi makapasok ang glucose na pagkain ng cells. So, hindi naman sana nag-i-inject ang type 2 diabetes ng insulin kaso lang hindi naman tinatanggap yung insulin ng cells kaya hindi pa rin makapasok yung nirarasyon na glucose. So, mataas pa rin yung sugar sa dugo. Ang ilan sa mga dahilan ng sakit na ito ay overeating at overweight. So ito yung mga causes naman ng type 2 diabetes. Number one is overweight at saka overeating. So hindi naman magkaka-overweight kung hindi naman labis yung pagkain. Sa mga bansang may hirap ay halos hindi kilala ang diabetes. Ang pagkain ng maling pagkain, kain ng kain at sobra kong kumain ang dahilan ng sobrang katabaan at sobrang timbang. Sa sandaling maalis ang sobrang taba at sobrang timbang, ang diabetes ay mawawala rin. Magiging normal ang blood sugar level. So, we have discussed a while ago na kapag mataas na ang blood sugar, ano na yun, burden na talaga yun sa system. Kapag mataas din ang fats, another burden siya sa system. Kasi dun din niya gagamitin, yun yung pagkukunan niya ng i-burn na, ano, na energy. So doon sa fat. So mas mataas ang amount ng fat sa ating katawan, mas talagang mas mataas ang risk ng diabetes. At saka kung may diabetes na mas matindi ang effect sa katawan. Number 2 is pagkain ng matataba. Ayon sa American Journal Association, ang mga diabetes ay namamatay sa katabaan. Ang sobrang fat sa pagkain at sa dugo ang nag-aalis ng pakiramdam ng insulin receptor ng cell. Na ano pat hindi na nararamdaman ang insulin. Para itong automatic door ng garahe na kahit busina ng busina ang sasakyan, ang pintuan ay ayaw nang bumukas. Ang opening ng membrane ng cell na doon sana papasok ang insulin ay barado ng LDL or bad cholesterol. So instead of makapasok at bumukas yung ating cells para makapasok yung mga glucose, ay because of the presence of fats, ay para siyang bingi, hindi na bumubukas, hindi na sensitive yung receptors dahil nga sa LDL or bad cholesterol na nakaharang dun sa mga cells. Pangatlo is pagkain ng sobrang asukal at refined foods. Ang asukal ay nagpapahaba ng mahabang buto at nagpapalambot ng buto. So alam naman natin na kapag ang buto ay mahina, talagang madali rin tayong manghina. At acidic po yung ating sugar, kaya lalambot talaga yung buto. Kasi ang buto ay alkaline. Sila yung parang mga acid na tumutunaw sa bakal. Parang na fat na naging dagdag sa pahirap sa atay, dugo, puso at bato. Ang mga refined foods ay kakaunti na lamang ang naiiwang sustansya nito pagkatapos ng processing. So kapag mahilig pa rin tayo sa mga processed marami tayong calories na may intake tapos nawala sa white sugar ang 2/3 ng calcium nito. Sa ganito ding sukat nababawasan or nabawasan ang iba pang butil na gaya ng trigo, bigas, mais at asukal. Nakasulat po sa Abundant Health, page 34. Ang diabetes ay bunga ng pagkain ng mga matataba at refined foods na halos ay wala ng sustansya. Kumakain ng tao upang mabuhay, eat to live, o kaya eat to live, ngunit dahil sa kakulangan ng kaalaman o kawalan ng disiplina ay kumakain siya upang mamatay or eat to die. Okay, so yan po yung mga causes. Ngayon, let's proceed to gamutan. Ano yung mga paraan para gumaling tayo sa diabetes or magamot yung ating diabetes. Ang conventional na paraan na ito sa pag-inom ng mga tableta na pang-control sa diabetes at pang-bawas sa ganang kumain. So, kinokontrol lang. Actually, hindi naman siya pinapagaling sa conventional medicine.
Ipinapayo din ang exercise at control sa pagkain ng karne at ng mga matatamis. Ang lahat ng ito ay upang maiwasan ang paggala ng sakit na ito. So, take note, kailangan yung exercise, mahalaga. Mahalaga po yung exercise at control sa pagkain o kaya disiplina, especially din sa mga mahilig sa karne at saka sa matatamis. Kailangan talaga natin i-shift na into vegetarian meat yung ating mga kinakain kasi hindi na po safe ang mga animal products bukod sa fatty na nga siya, may cholesterol pa, marami ng antibiotic at hormones ang animal products or karne. Ang ilan sa mga alternative na paraan ng gamutan ay ang mga sumusunod. So, sa pag-cure or sa pag-treat ng diabetes using alternative medicine, number one, we have cleansing therapy. Karaniwang lumilito tayo o palagi nakaupo. So, actually, the reason why we need to have colon cleansing natambakan siya ng mga refined foods na walang fiber. Okay, good evening po. Pasensya na po, medyo nawala si Doc Edward. Doc Edward? Okay, in a little while po, we will be waiting for him. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan, kindly prepare your questions po. At any time, Doc Edward will be back. We will continue our discussion this evening. Okay. Okay, medyo nawala tayo. Okay, thank you so much. Doc Edward is back. Okay, Doc Edward, it's your time again. So doon na po tayo sa gamutan sa colon cleansing. Napakahalaga ng colon cleansing kasi nga kapag tumambak na din sa ating bituka yung mga dumi ay marami na ang hindi natin na-absorb ng nutrients. So it's very important especially kapag kayo po ay nakakaranas ito, pwede po kayong kumontak sa amin at yan po ang aming mga services na binibigay. And you can avail it even sa tahanan nyo lang sa, at your own in the comfort of your home, pwede kayong mag-colon cleansing. So, makipag-coordinate lang kayo sa amin, tawagan niyo po kami. So, yan po. Ang pangalawa pong gamutan natin sa alternative medicine ay pwede rin pala gamitin natin yung charcoal. Pero still, sa aming colon cleansing, may pinapainom kami special na tsaa na binabakbak talaga itong mga tumigas na dito na mucoid plaque. So, hindi siya basta-basta lang natatanggal sa using or drinking water, by drinking water o kaya mga simpleng tsaa. So may specialty talaga for colon para mabakbak siya. So kailangan din natin yung lymph massage at saka iba pang paraan. May gumagamit din ng electromagnetic machine na nag-aayos sa dali ng kuryente sa katawan. Yan.
may kailangan din natin yung exercise. As I have said a while ago, kagaya ng jogging, swimming, bicycle or bicycling at iba pang paraan. Kailangan natin magpapawis para mailabas yung excess fats. At alam naman natin yung sobrang katabaan, yun yung papahirap sa ating system, pati sa ating kapag may diabetes na. Ang pag-inom ng pampapayat na walang exercise ay pansamantala lamang. Bumabalik din ang dating katabaan na may bonus pa. Ang exercise bukod sa libre na ay wala pang katakutang nakakatakot na side effects ng gamot. So, mahalaga po yung exercise. Letter C is pagbabago sa lifestyle or lifestyle change. Gagawin ng tao ang lahat para lamang gumaling maliban sa pagbabago ng lifestyle. So, karamihan po sa tao gusto iniinom na lang mga tableta pero ayaw nilang alamin yung root cause. And they don't know na ang root cause talaga is the lifestyle. Yung palaging nakaupo, nakahiga, at nanonood ng kung ano-ano na nasa gadget nila pero walang exercise at saka mahilig sa mga fast foods. So yung lifestyle talaga yung number one na dapat baguhin at kailangan ma-educate ang pasyente. Or else kapag tayo ay nakadepende sa ini-inject sa mga tableta, hindi po actually yan talaga nakakagamot. And later on, tayo po yung magsasuffer. Pwede pang maputulan ng paa at saka yung marami pang iba't iba. Manlalabo yung mata, mabubulag at magkakaroon ng gangrene or hindi na gumagaling na sugat, pwedeng maputulan. Kahit gaano man kahusay ang gamutan, ito ay masasayang lamang kapag ayaw iwanan ng may sakit ang pagiging drug addict. Ano yung mga drug addict? Hindi lang po ito ibig sabihin yung mga gamot na tinitake. Marami pang kailangan nating addiction na dapat maiwasan. Iwasan ang drug addiction para gumaling. So ano po, number one is addict sa caffeine. Ang caffeine po hindi lang makukuha sa kape, kundi sa iba't ibang soft drinks, ganun din sa tea. Ayan, makikita nyo po dito, even decaffeinated na yung kafe, meron pa rin presence of caffeine yan. Ang caffeine ay isang droga na nagpapataas ng blood pressure, blood sugar level, blood fats or triglyceride at stomach acid secretion. Nagbubunga din ito ng insomnia, nervousness, irregular heartbeat at loss of urinary calcium at magnesium. Maraming mga addict nito ang hindi nakakaalam na sila mismo ay drug addict. Pinakamabuting inumin ang dalisay na tubig. Kung gustong magkape ay gumamit ng rice, corn bran or darak o soy coffee. Maaari din ang tea na ampalaya, banabadilaw, blueberry, duhat, kulitis, sitaw at iba pa. Isang napakagaling na herbalist ang namatay sa diabetes. Tinatawag siyang walking encyclopedia. Magtanong ka ng kahit ano at ang sagot ay ora mismo. Ang dahilan ng kanyang kamatayan ay tsokolate. Nasa kanya na ang lahat ng masarap at imported na chocolate na mabibili. So alam naman natin si KR ni Baron. Number two is addict sa nicotine. Ang nicotine ay isang mapanganib na lason. Ang 1/6 ng isang patak ng nicotine ay papatay sa isang pusa. Kalahati hanggang 2 patak ay papatay ng isang aso. At ang 8 patak ay papatay ng isang kabayo. Sa loob lamang ng 4 na minuto. So imagine. So very toxic talaga, nakakatakot itong nicotine. Ang nicotine ay isang tabako kapag itinurok ay papatay ng 2 katao. Ang usok ng isang sigarilyo ay papatay ng isang daga o 1 goldfish. Abundant Health page 246. So imagine, napakaliit lang na amount pero kaya nilang patayin yung mga living creatures. Walang ibang gamit ang sigarilyo kundi ang pumatay. Ang bawat stick ay nagbabawas ng 3.5 to 5 minutes ng buhay. Pangatlo is addict ng alcohol. Ang atay at ang utak ay kailangan maayos na gumana. Sinisira ng alcohol ng permanente ang mga nerve cells ng utak at pinatitigas ang atay. Walang ibang gamit ang alak kundi manloko ng tao ayon sa Kawikaan 20 verse 1. Pabayaran mo ba ang hihilo at mananakit at papatay sa iyo? Ano kahilo? So yan po yung kasabihan sa mundo, ano kahilo. So delikado po at walang kwenta talaga ang alcohol or mga alcoholic beverages. Nakatala sa most deadly drugs ng Amerika ang alak na pangalawa ng sigarilyo. Ang 2 beer ay may 300 calories, ang 100 proof na whiskey ay may 250 calories at ang 2 basa ng dessert wine ay may 280 calories na lahat ay empty calories na hindi kailangan ng katawan.
Ang pang-apat po ay ang maglagay ng tamang fuel sa katawan. So we are talking about gamutan. Bumalik tayo sa original na pagkain ng whole food na nuts, fruits, greens, and vegetables. Actually, sa nabasa ko, the secret para gumaling sa diabetes is to eat raw foods, especially whole foods at saka yung mga salad na yan. Ang mga whole foods po kagaya ng unpolished rice, whole wheat, corn, oats, at iba pa, ay kailangan nating mas kainin sila kaysa sa mga refined foods or na-processed na kasi yung mga sustansya nito ay buo pa, complete package pa siya. At walang naidagdag ng mga fat, sugar, at saka salt at additives. Kailangan din natin yung mga insulin-producing foods kagaya po ng pipino, artichoke, celery, green beans, bawang, sibuyas, raw vegetables, seeds, nuts, berries, melons, at mga prutas. And kailangan din natin yung chromium. Ang mga pagkaing mayaman sa chromium ay seaweeds, whole wheat, brewer yeast, mga prutas, gulay, honey, molasses, beans, peas, lentils, and soybeans. Ang chromium po ay number one na makukuha sa tubo. So yung mga may diabetes, kaya sila nagkakaroon ng diabetes is because they love to take yung mga pagkain na ginamitan ng white sugar or pinaputi na. Wala na masyadong chromium yun. Kaya mas maganda yung molasses or yung brown sugar o kaya yung muscovado. Pang-apat is gumamit ng herbal teas. Ang mga kilalang tsaa ay ang palaya banaba, duhat, dilaw at iba pa. Nasubukan na sa ibang bansa ang blueberry, string bean pod, fenugreek seeds, cactus pods at iba pa. At panglima is vitamin supplements. Ang vitamin C ay nakakatulong sa paggaling ng sugat at pag-iwas sa madaling pagkagalos. So, napaka delikado sa mga diabetes yung nasusugatan kasi nahihirapan silang gumaling. So, kailangan talaga yung vitamin C na tumutulong sa wound healing. Nakakatulong din sa paggawa ng collagen, ang protina na nagpapatibay sa mga connective tissues at cartilage, at tendons at iba pa. Ang vitamin B12 ay nagpapababa sa pamamanhid, pamimintig at pangapal ng paa. Vitamin E naman, manganese, potassium at zinc ay tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar level. Ang type 2 diabetes ay bunga ng 20 taong pagsira sa katawan. Ngunit ang higit na ikinababahala ng mga authorities ay ang maraming kabataan na nagkakasakit na. Labis na asukal at mantika ang isang nakikitang dahilan at ang dahilan or ang nagbibigay nito walang iba yung mga parents nila. Hindi batid ng maraming magulang na ang laging pagbibigay nila ng karne, fried chicken, mamantikang pagkain, candy, ice cream, soft drinks at junk foods ay paghahanda sa kanilang mga anak na sa balang araw ay mapuputulan ng paa, mabubulag bago mamatay. Ang akala nila ang pagmamahal ay unti-unti palang pagpatay sa kanilang mga anak. So yun, yung mga parents kailangan maging responsible sa pagbigay ng pagkain, wag yung mga fast foods at junk foods. Panahon na upang bumalik sa tama at original na pagkain ibinigay ng Diyos sa Eden upang maingatang maging malusog ang ating katawan at ang ating family. Laging alalahanin na to start right is to end right. Good lifestyle will eventually lead us to eternal life. Gawin natin ito at mabuhay tayo ng malusog at maligaya. So dito naman tayo sa paghuhukom at pagsusulit ng gawa. Nilikha ng Diyos ang tao na malaya niyang magagawa ang iniibig niyang gawin. Ngunit ang Diyos ay hindi nagkulang ng paalala. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talasasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. So okay lang tayo magpakasaya, especially yung mga youth, yung mga kabataan ngayon. Pero take note that everything that we do, we will give account thereof in the day of judgment. So pagsusulitan natin sa paghuhukom. May araw na paghuhukom na tayo ay magsusulit sa Diyos tungkol sa ating mga ginawa, lalo na sa ating sariling katawan. Bakit kailangan ng paghuhukom? Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harap ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ang eksamen ay binibigay ng guro upang subukan ang mga estudyante kung sila ay may natutunan. Sa katapusan ng school year ay ang final examination na dito
papasyahan kung sino ang mga may honors at sino ang mga dapat maiwanan ng mga valedictorian. Ang paghuhukom ang magpapasya rin kung sinong pupunta sa langit at kung sinong may iwan dito sa lupa or masusunog sa impyerno. Datapwat, ngayon ipinag-utos niya sa mga tao. Ito yung inutos po ng Panginoon. Sa lahat ng dako na mga magsisi silang lahat sapagkat sila'y nagtakda, siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang paghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran. So ang Diyos ay nag-utos na kailangan tayo mag-repent or magsisi. So ano po ang nasa paghuhukom? Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangalagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo at mga libo-libo ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ito ang tanawin ng paghukom sa langit. So there are books. Actually, there are 3 books sa langit and there is a current judgment occurring now. Right now, sa langit po ay patuloy po yung investigative judgment kasi bago pa bumalik si Kristo ay doon sa investigative judgment, doon na malalaman kung sino yung karapat-dapat sa langit na maliligtas. Ang nakaupo bilang hukom ay ang Diyos Ama na hindi nasusuhulan. Ang mga anghel, ang libo-libo na naglilingkod, ang tagabinyag or tagabintang rather ay si Satanas at ang ating mga pangalan ang tatalakayin doon. Ang mga aklat ay bubuksan. So, ang mga books na bubuksan ay Book of Remembrance or Aklat ng Alaala. Dito nakasulat yung mabubuting gawa ng mga natatakot sa Panginoon. At ganun din sa mga nag-iisip ng kanyang pangalan. The words of faith or acts of love are registered in this book. Ang pangalawa ay Aklat ng Tala or Book of Records. Dito nakatala yung mga pangalan at gawa ng tao. Ang pangatlo ay Book of Life. Dito naman yung mga taong maliligtas. So ito yung mga, dito nakarehistro yung pangalan ng mga sumali sa service of God or sa missionary. Ang magsisi sa kasalanan ay mabubuhay. Ang tumanggap kay Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas ay inililipat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kapag nagbalik sa kasamaan, ibabalik siya sa kamatayan. So kailangan na tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At kailangan natin ipagsisihan yung ating mga kasalanan, tanggapin natin si Kristo. Ano yung batayan sa paghuhukom? Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So ang batayan po sa hukuman ay walang iba kundi ang 10 utos. Ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos, ang patotoo na mahal natin ang Panginoon, pati ng ating kapwa. Sapagkat mahal natin ang Diyos, kaya siya lamang ang ating sasambahin at hindi ang mga larawan o Diyos-Diyosan. Hindi rin natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa pandaraya at iingatan natin ang Sabado na alaala sa pagiging manlalang niya. So ang 7th araw po, yan po ang araw ng kapahingahan ng Panginoon and that is Saturday. Sapagkat mahal natin ang Diyos, kaya mahal din natin ang tao na kanyang inilalang. Igagalang natin ang ating mga magulang, hindi tayo papatay. Ni mangangalunya, magdanakaw, ni magbibintang man o mag-iinggit sa anumang bagay ng ating kapwa. Hindi gusto ng Diyos na mapahamak ang sinuman. Ibig niyang magsisi ang lahat at mga ligtas. Pauna na niyang inihayag ang parusa sa susuway at gantimpala sa susunod. Ang mga sasamba ng Sabado sa lupa ay kasama ng sasamba ng Sabado sa langit. According po yan sa Isaiah 66:22-23. So doon po sa New Heaven and New Earth, kung dito sa lupa ay we are celebrating the Sabbath or we are keeping the Sabbath, doon din po sa New Heaven and New Earth, we will still keep the Sabbath. At ang sumamba ng ibang araw ay ituturing na walang pagsamba. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay parurusahan na kasama ng mga manggagaway at mamamatay tao. At ang mga sumusunod sa kanyang mga utos ay kasama ng mga mapalad na papasok sa kaharian ng langit. So blessed are they that keep the commandments kasi sila yung makakapasok sa heaven, sa kingdom of heaven. Ang isa pang batayan sa paghuhukom ay ang ating ginawa sa ating sariling katawan. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa katawan maging ito ay mabuti o masama. Pinahiram tayo ng Diyos na isang katawan na malusog o walang aray. At kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. Na ang templong ito ay kayo. 1 Corinthians 3:17. Sa paghuhukom, ang mga nagsigawa ng masama ay sa walang hanggang kaparusahan, natapot ang mga matwid ay sa walang hanggang buhay mapupunta. So paano maligtas sa paghuhukom?
Bumuti ko mga anak, huwag kayong magkasala. Ngunit kung kayo ay magkasala, ay meron tayong tagapamagitan o abogado si Kristo Jesus ang matuwid. Sapagkat siya ang ating abogado, ang ating kaso ay panalo. Sapagkat ngayon ay wala nang natitirang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus, Roma 8:1. Wala nang higit pang ligaya sa buhay kaysa mapatawad sa ating mga kasalanan. Mapapalad sila na pinatawad sa kanilang mga pagsalangsang na tinakipan sa kanilang mga kasalanan. Tanggapin natin si Kristo ngayon bilang ating Diyos at tagapagligtas at tamuhin natin ang tunay na malusog at maligayang buhay at buhay na walang hanggan. So pagpalain tayo sa ating napag-aralan tungkol sa diabetes and holistic way on how to cure at paano natin na maingatan din yung ating katawan sapagkat tayo po ay harap sa kahatulan. At hindi lang tayo ngayon nag-i-enjoy, kundi tayo rin ay magbibigay sulit sa ating Panginoon balang araw. In Jesus' name, Amen.